Ayan, gagawin na natin ang ating palaman sa ating siopaw, ang ating adobong filling. Giginusa natin ang ating chinap na sibuyas at saka bawang ng maliliit sa ating kawali. Ayan, nunod natin ang ating bawang, sinunod natin ang ating sibuyas. Haluin natin siya at gagawin lang natin siyang goldish or yellowish, ano man ang tawag nyo doon. Huwag natin siyang sunugin para hindi pumait ang ating palaman sa siopaw. Ayan, dahil perfect na ang ating sibuyas at bawang, ilalagay na natin ang ating giniling na baboy. Pwede din kayo maglagay ng giniling na manok kung hindi kayo kumakain ng baboy. Same procedure lang din po ang gagawin nyo. Pero ako, giniling na baboy lang yung available. So, yan ang ginawa ko. Mix lang hanggang ayan. Perfect. Magjujuice siya ng kusa niya at yun yung magluluto sa kanya. So, ayun na nga. Ihalo lang natin ng ihalo ang ating giniling para hindi siya masunog. Saka natin siya lalagyan ng ating pamintang durog na durog. Parang ginawa siya ng jowa mo, dinurog-durog ka lang. Charot. Ayan, lagyan natin siya ng asin, ng tamang panimpla lang sa ating panlasa. Saka natin siya haluin. Perfect. Nahalo na natin siya. Ayan. So, paluto na ang ating giniling na baboy. Diba? Saka natin papahinaan ang ating apoy nang hindi matuloy ang masunog ang ating giniling na baboy. Lalagyan natin siya ng konting toyo dahil ang plano is adobong siopaw. So, kailangan nating lagyan ng toyo. Ayan. Perfect na ang ating adobong giniling na baboy. Ayan na siya. Luto na siya. Siyempre, para lumamig, isiset aside natin ang ating giniling na baboy para mamaya ready siya sa ating dough. Pag pinalaman natin siya sa ating dough. Ayan, set aside muna natin at gagawin natin ang ating dough. 1 spoon of dried yeast. Ayan, lagay natin siya sa ating bowl or sa ating cup. Saka natin siya lalagyan ng normal temperature ng tubig. Ayan. Konti lang to dissolve the yeast lang naman. Ayan siya. Kailangan natin siyang i-mix ng i-mix. Haluin natin ng haluin para ma-dissolve ang ating dried yeast. So, ayun na nga. Habang hinahalo mo yung yeast, syempre, tignan mo din kung lahat ba na-dissolve na ng tubig. So, ayan. Haluin mo lang siya ng haluin. Dadagdagan mo siya ng konti pang tubig. Then, nag-prepare ako ng 2 cups of flour. And then, ang nilagay kong baking powder is 1 tablespoon. Not full, okay? Not full of tablespoon. Just a... Ayan, 2 cups... 2 full tablespoon of sugar para sa ating flour. Ayan. As you can see, hindi ako naglagay ng flour sa yeast kasi ayoko maging matamis ang ating dough. So, ayun na. I-mix natin siya ng i-mix to equally divided the sugar and the baking powder. And then, saka ako nilagay ang ating tinunaw na yeast. And then, i-mix din siya to equally divided again. Ayan. Let's just mix. And then, mag-a-add po ako ng tubig kasi hindi yan magiging dough kung hindi siya malambot. Kasi as you can see, powder pa siya. Magdadagdag tayo ng, syempre, normal water. Wag hot water kasi pag hot water nilagay mo dyan, maluluto ang iyong flour at hindi siya magiging dough. Ayan na. Haluin natin siya ng haluin. So, ayan na ang ating perfect dough. Cover lang natin siya in a wet cloth. So, after 15 minutes, ayan na yung ating dough. Binuksan natin siya. Ayan na.
15 minutes ko lang po siyang hinayaan sa aking kaldero at tinakpan ko ng ating wet cloth. Yes, wet cloth po, and then cover up with the cover of the casserole para po walang hangin na papasok. And then po yung duko is super perfect at nag-fluffy po siya. Ayan, mamasahin po natin siya ng mamasahin para po hindi po siya manigas. Ayan, masa-masa lang guys. Konting pasensya sa paggawa ng ating siopaw kasi matrabaho po talaga ang pagmamasa. Ayan, kung nakikita nyo, I sprinkled flour, powder flour, para hindi po siya magdikit-dikit sa aking kamay. Pero continuously ang pagmamasa, at after na okay na ang ating masa, is i-divide na natin ang ating dough para makuha natin yung perfect na pagka alsa ng ating dough. Ayan. Kasi kung isang buo lang siya, hindi siya aalsa ng husto. So kailangan natin siyang hati-hatiin pa para magkaroon siya ng konting espasyo. Ayan. So dahil dyan ko din nilagay sa aking kaldero ang aking hinihiwalay-hiwalay na o dinivide na dough, ay nag-sprinkle ako ulit ng powdered flour sa aking kaldero para hindi po dumikit ang ating dough at hindi mahirap mamaya sa ating pagkuha. Ayan, minamasa-masa ko na po siya ulit dahil yan po ang gusto ng ating dough, masa-masa. Ayan, tiyaga lang po ang paggagawa ng ating dough. At kapag may tiyaga, syempre may nilaga. Ayan, di naman po siya ganun kahirap, sadyang pasensya lang po ang kailangan. So ayan, tapos na po natin dinivide ang ating dough. As you can see naman, ayan siya, I divided into 6. So magpapakulo na tayo ng ating tubig para ma-steam ang ating gagawing siopaw. Dahil after 45 minutes na pag-rest dun sa dough, I covered it again with the wet cloth. Ayan. Papainit na natin. Papakuloyin na natin ang ating tubig. So as you can see, bubuksan na natin. Wow! O diba, nakita nyo yung difference kanina tsaka sa ngayon? After I left it for 45 minutes, ayan na siya, perfect dough. So ang gagawin natin is magmamasa na tayo dahil ang gamit ko ay sangkalan at syempre ang roller, ang malakas ang roller na aking hiniram. Sprinkle lang. So ayan, nakagawa na ako ng isa. Nakat ang video kasi nga nalobat ang ating cellphone. So ayan, papakita ko sa inyo ang susunod na ating paggawa ng dough. Yan lang siya. Kailangan natin continuous mag-sprinkle ng ating harina, powdered flour, para hindi po siya dumikit sa ating roller at saka sa ating sangkalan na kung saan doon tayo nagmamasa. Ayun. At ang size po ng ating siopaw is ako, inano ko lang sa aking kamay. Yan. Yan lang siya. At lalagyan natin ng pangmalakas ang adobong giniling. Siyempre, 2 spoon. Huwag mo nang tipirin. Ikaw lang din naman ang kakain. Ayan. So, yung pag-cover ng ating siopaw or ng ating dough is just to cover up the whole top of the filling. Gamit din yung dough mo. Hindi mo na kailangan ng iba pang dough. Doon din sa dough mo. Ayan. So, bula-bulahin natin gaya ng ginawa sa'yo ng jowa mo. Binula-bula ka sa kakadinurog-durog. Charot! Ayan. Kailangan natin ng pangmalakas ang roller next time.
kung nakikita niyo, nagbabawas ako kasi sobra yung ating dough na nakukuha. So, kailangan saktong dough lang. Yes po, hindi po ako gumagamit ng measurement or whatsoever you call. Hindi po ako gumagamit kasi para sa akin, malaman mo ang tamang sukat at tamang lasa ng iyong niluluto kapag wala lang, charot lang. Ayun. Ayun na nga, guys, namang problema kami dyan kasi nga wala kaming papel na ilalagay o yung baking paper, ano ba yung tawag ng paper wrap. So, ang ginamit namin dyan is yung hard tissue. Ayan. Yan lang yung ginagamit kong steamer. So, dahil nakagawa na tayo ng ating siopaw at magta-try tayo, lalagyan ko ang ating magic steamer. Wow, magic steamer, bongga. Ng oil. Para hindi siya dumikit, syempre. So ayan na siya. Nilagay ko na siya dyan. First cook, let's see. Wrap. I don't know how many minutes, but I'll try later. So, abang-abang tayo, guys. Yes, siopaw. After 15 minutes, buksan natin siya. Check natin kung kumana ba natin. Yes, kumana. So, ayan na siya. In 15 minutes, nagmumukha na siya ang siopaw. After 45 minutes, ayan na ang ating siopaw. O, diba? Perfect. Ayan na. They have a good size kasi sakto lang sa kamay ko ang ating. Mmm!